So mag, at sa mga ka-fish da, muli, magandang umaga sa inyo lahat, no? So, guys, gagawa tayo yung bagong video natin ngayon. Gagawa tayo ng DIY na oxygen tank. So, bakit? Panahon kasi natin ngayon, tag-ulan na ulit. So, ano bang kaakibat ng tag-ulan? Run out. So, ang run out, isa sa mga pinaka-nightmare o pinaka-bungungot natin mga fish keeper. Bakit? Kasi karamihan sa mga isda natin, kailangan talaga ng oxygen supply. So, limited, ilan lang yung isda na kailangan, hindi na kailangan ng oxygen supply, no? Lalo-lalo na yung mga monster fish, may mga alagang flower horn. So, ang hirap pag nag-brown out, so kakabaka-baka, baka mamatay, baka ilang oras bago magkaroon ng kuryente ulit. So, sana itong gagawin natin ngayon ay makatulong sa inyo para mabukasan yung pangamba natin. So, guys, ito, so simulan na natin, ha. So, yan guys, yung gagamitin natin ngayon para doon sa ating project na oxygen, DIY oxygen tank. So, ito yung mga gamit natin, glue stick, whiteboard marker, T-connector, G-clamp, airstone, yung pito para sa tubeless na motor, cable tie, glue gun, soldering iron, oxygen hose, 1.5 bottle, syempre yung ating pambomba. So, ito guys, papakita ko sa inyo paano binubuo. So guys, natetesting na natin kung effective nga yung ginawa natin na oxygen tank. So, ito na siya. So, naka-series lang siya na ganito. So, ito siya. Ito yung pinakadulo. So, gagawin natin ginipig muna yung ating flower horn. Sa, yan. So, ito guys. Kita niyo naman yung hose. So, try natin buksan. Nakikita nyo guys, so napakalakas ng buga ng mga so yun guys, so sana makatulong sa inyo na ngayon brown out lang, halos lagi mag brown out mga tag ulan. So napaka ano, ang bagay na meron tayong ganito ating mga alagang isda, especially dun sa mga man, ano, sa mga isda na kailangan talaga ng oxygen. So brown out talaga yun yung pinaka nightmare natin mga fish keeper, no? Pinakabangungot natin. So, sana to yung solusyon na to makatulong sa inyo. And yun lang. Maraming salamat. Happy fishkeeping sa lahat. So, yun guys. So, nakita nyo naman paano natin nagawa. Paano rin gumana yung ginawa natin na DIY na oxygen tank. So, sana makatulong to sa mga kapwa ko fishkeepers na hindi kayo magbumili ng AC-DC na air pump. Okay naman yung mga battery operated. So,
Maraming maraming salamat. Patuloy na sa pagsuporta. Hit like and share. Subscribe, tsaka notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Maraming salamat mga kapishda.